eh ang daming nakapark na mga sasakyan. Ha? Eh di siyempre ang usok nun, nakukuha ng mga pumapasok dun sa loob ng park. Dapat ang park walang parking sa loob. Diba? May mga restaurant pa dyan. Ang daming nakapark na mga kotse. Natin alok mo kanina mga kotse, baka mga empleyado rin ng pamahalaan ng Quezon City. Dapat pag-park wala para malinis. Ito muna! Punta muna tayo sa BARMM. Si Dr. Amirel Usman, Director General ng Ministry of Health sa naturang BARMM. Magandang umaga po, Dr. Usman! Yes po, kabayan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At good morning po sa inyo, kabayan. At good morning po sa lahat ng nakikinig sa DZMM ngayong umaga po. Meron daw pong mga report na natatanggap din namin na mababa ang rate ng vaccination po sa inyong lugar? Tama po kayo doon, kabayan. Ano? Talagang among all the regions here in the Philippines po, tayo po yung pinakamababa ang naitalang coverage rate sa buong bansa. In fact, out of the projected population po natin na 2.4 million na supposedly mabakuna natin to reach the 70% herd immunity, we only vaccinated around 300,897 po na individual. That is roughly 12% pa lang po ang ating nababakunahan dito sa BARMM. Bakit daw po ganun ang nangyayari, Doc? Ito rin po yung pinakamalaking problema pa rin natin na hanggang ngayon, yung vaccine hesitancy po ay talagang mga lalo-lalo na po yung ating mga senior citizens, yung ating mga individuals with comorbidities, talaga pong meron tayong hesitancy. At saka po yung may problema po tayo, yung isa pang naging problema natin na namimili yung ating mga kababayan yun ng bakuna na kanilang tinatanggap. For example, nung nakareceive po sila ng Johnson & Johnson, mataas po talaga yung naging vaccination rate natin with Johnson & Johnson. Right now po na wala na tayong Johnson & Johnson, wala pang dumarating sa atin. Nagsisibabalikan po yung mga tao. Kapag nalaman nilang walang Johnson & Johnson sa vaccination hub natin, umaalis po sila. O ganun, ano ho ang katwiran nila na ayaw nilang magpabakuna at namimili pa? Yes po. We have to remember po na ang farm are mostly composed of geographically isolated disadvantaged areas po. So ito mga tao na to, bumababa sa bundok, yung iba po galing po ng kabilang isla. Opo. And just to get to the vaccination hub po natin. And minsan po, napakalaking tulong po kasi ng Johnson & Johnson for one, kasi one dose lang po ito at hindi na kailangan bumalik pa yung ating mga kababayan na nanggaling sa malalayong lugar. Oo, kailangan. So ang pinipili nila, J&J, dahilan sa one dose lamang ang turok, yes, hindi po na sila pabalik-balik pa ulit para sa second dose. Ganon? Yes, tama po kayo. Ay paano ang ginagawa ho ninyo? Sayang naman yung mga bakunang dumarating ho dyan. Yes po, pinapaigting po natin ngayon ang ating kampanya laban sa bakuna. In fact, para sa bakuna po. In fact po, may mga LGUs na rin po at ibang mga sectors ang tumutulong sa atin upang mapalakas yung ating pagbabakuna sa ngayon. Yung ating mga kapulisan right now, nagiging strict sila sa mga checkpoint. Naghahanap po sila ng mga vaccination card. Yung ating mga LGU, naglalabas po sila ng mga resolusyon na kung saan maaari pong pumasok sa isang lugar gamit po ang inyong vaccination card. For example po, sa Tawi-Tawi, yung kanilang IATF, naglabas po sila ng resolusyon na in lieu of a negative RT-PCR result, kapag meron po kayong vaccination card na stating that you are completely vaccinated, fully vaccinated, maaari po kayong pumasok sa lalawigan ng Tawi-Tawi even without a negative PCR result. Mm-hmm. Pero may mga lalawigan ho ba dyan na mahigpit sa pagpapasok ng mga tao na hindi vaccinated? Yes po. In fact po, mayroon naman pong lugar, mayroong lugar dito sa Mindanao, for example po, kasi ang lalawigan po ng Basilan, Sulu and Tawi-Tawi, bago po kami makarating doon, kailangan naming dumaan ng Zamboanga City. So sa Zamboanga City po, bago ka makapasok ng Zamboanga City along their boundary, magpapakita ka po ng negative RT-PCR result. So until now, yun pa rin po yung kanilang ginagawa. So talagang medyo hirap din po kami kasi meron din po tayong mangilan-ngilan na makasamahan dito sa BARMM na hindi pa po talaga completely vaccinated. So that's why they have to show a negative RT-PCR result along the boundary po. Pero paano, Doc, yan? Kung walang dumating na J&J, malabo pa yung J&J, kung may darating pa o ano, paano gagawin nyo?
Yes po, sa tulong naman po ng ibang ating makasamahan na mga interested parties po, right now po, ang ginagawa natin na mga strategies po, pumupunta po tayo sa mga schools, nakikipag-usap po tayo sa mga kanilang mga chancellors, for example in MSU Maguindanao, nakausap po natin sila at willing po silang tulungan tayo sa ating pagbabakuna. In fact, nung dumating po tayo doon, nakabakuna tayo ng almost 2,000 po na 18 years old and above na kanilang mga estudyante kasi nagbigay po sila ng incentives. Some faculty teachers provided extra points doon po sa magpapabakuna, and then if you are fully vaccinated, you will be allowed to go face-to-face classes kasi low risk naman po kami dito. And at the same time po, yung kanilang chancellor, malaking tulong po yung ginawa niya na nagpaparaffle po siya ng mga school items para doon po sa nagpapabakuna. So yung iba po natin ng mga NGOs, mga ating mga civil civic society organizations, yung ating pong mga member of the parliaments, na kanya-kanya rin po silang isip ng strategy kung paano makatulong sa Ministry of Health sa pagbabakuna. Nakausap po natin ng isang member of the parliament at willing siyang tumulong doon naman po sa mga senior citizens at saka sa religious groups. Kasi sila po yung napansin natin na medyo mababa yung kanilang turnout sa pagbabakuna. So hopefully po, sa tulong ng mga iba't ibang mga sektor po ng ating lipunan, ay maiangat po natin yung ating coverage ng pagbabakuna dito sa BARMM. Opo. Ay, kamusta naman ho mga kaso ng COVID natin dyan? Well, sa ngayon po, yung kaso po ng COVID natin at alhamdulillah, mababa rin pa naman po. Kumpara po sa ibang rehiyon ng Pilipinas, tayo pa rin po mga pinakamababa. Yesterday po, nakatala tayo ng bagong kaso na 28. That's total of 14,075 cases already. And alhamdulillah, 93% of those cases are already recovered. So although meron tayong 4% death na po from that 14,075 po na kaso natin. So ang medyo nakakalungkot lang din, medyo mataas yung ating positivity rate dito sa BARM po. Mm-hmm. Kayo ba'y wala akong problema na dumarating ang vaccine pero walang heringilya o syringe? Sa ngayon po, hindi naman po namin pinoproblema ang kakulangan sa vaccine. In fact po, we have right now, we have more than enough vaccines po na dumarating sa atin kasama po ng ibang logistics na kakailangan natin sa pagbabakuna. So, alhamdulillah, wala naman po tayong ganong pinoproblema. Okay. So, maraming salamat po, Dr. Usman, and good morning. Thank you po, kabay. Si Dr. Amirel Usman, ang Director General ng Ministry of Health sa BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.